Dear Kuya Bono, isang araw, nainis ang asawa ko kasi bago siya umalis para pumasok sa trabaho, nakikinig na ako ng kwento mo. Pagdating niya galing ng trabaho, nadatnan niya akong nakikinig ulit. Nairita ang lolo mo at ang sabi, "Ano ba yan? Magpa-music ka nga ng iba? Di ka ba nagsasawa dyan?" Hindi ko siya pinansin, Kuya Bono, kasi edad 13 pa lang ako nung magkahilig akong makinig sa programa mo. Ngayon ay 28 na ako, so 15 years na akong avid listener mo. Ngayon pa ba ako magsasawa sa pagkikinig? Today is July 20, 2023. Naboboring po ako ngayon kasi kami lang ng anak ko dito sa simple naming bahay. Wala po kasi ang aking asawa, nasa trabaho siya. Every Saturday and Sunday lang po siya nakaka-uwi. Nais kong itago mo nila ako sa pangalang April. Ako ay lumaki na nalilito sa kasarian ko. Babae akong pinanganak pero panlalaki ang damdamin at mga gusto ko. Natatandaan ko nung bata pa ako, kapag nagpapabili ako ng damit sa nanay ko, gusto ko yung mga t-shirts na may print na superhero gaya ng Spider-Man. Mga lalaki ang kalaro ko noon. Naranasan ko pang makipagsintukan. Hindi ako marunong manabunot o mangurot dahil sa pambubuntal ako mahilig. Lalaki talaga akong kumilos, Kuya Bono, pati sa pananamit. Elementary ako nung nagka-crush ako sa isang transferee. Siya si Rachel. Pareho kami ng birthday. Walang pinagkaiba ang month, day at year. Pero palihim ko siyang naging crush, kaso nga lang namatay siya sa sakit na leukemia. Marami akong karibal noon sa kanya pero hindi ko pinahalat ang crush ko siya kasi nga baka ma-disappoint siya sa akin. Namatay ang lolo ko sa Ilagan City, tatay ng father ko, year 2007. Doon ay nakilala ko si Joan sa unang gabi ng lamay. Mas matangkad si Joan sa akin at morena siya, maganda, para siyang Barbie doll. Ako naman noon ay nagmukhang lalaki dahil nagpagupit lalaki ako. Bata pa ako nun, Kuya Bono, hindi pa nade-develop ang katawan ko sa katawan ng isang dalaga kaya napagkakamalan talaga akong lalaki noon. Kasama ko ang aking pinsan na si Irene, best friend niya si Joan. Siya rin ang nag-udyok upang ligawan ko si Joan at naging kami nga. Hanggang ngayon, Kuya Bono, ay wala pa kaming break up ni Joan. Against ang pamilya ko sa pagiging tomboy ko, pero natutuwa sila dahil ako ang tagapastol ng kalabaw namin. Lahat ng trabahong bukid kaya kong gawin. Sinanay ko talaga ang katawan ko sa mahihirap na trabaho, Kuya Bono, para pagdating ng araw. Kahit anong trabaho ay kaya ko. Mahirap kasi kami kaya dapat sanay ako. Grade 4 ako nung pag-aralin ako ng kapitbahay naming teacher na si Ma'am Rosie. Sa kanila din ako tumira pero minsan umuwi ako sa bahay kasi malapit lang naman. At yun ay kapag hindi kami magkasundo ni Ma'am. May mga pagkakataon kasing sumusobra na siya sa pagbubunganga. Kahit kasi konting bagay, nagagalit siya. Ilang beses akong umalis at ilang beses din niya akong kinulit para bumalik. Kaya nakapunta ako sa lamay ng lolo ko sa Ilagan noon dahil umalis ako kina Ma'am Rosie. Liligawan lang niya ang mga magulang ko para pabalikin ako. Mahihiya naman ang parents ko kaya papayag na sila na bumalik ako kay Ma'am Rosie. Magsa-second year ako nung maghinto na ako sa pag-aaral. Umalis ako kay Ma'am Rosie, umuwi ako sa amin. Isang taon akong nagtripulante sa treasure ng mais at palay. Kasakasama ko si Rodel.
Maputi si Rodel at matangkad pero mahina ang kanyang IQ. Agad kong nahalata na may gusto si Rodel sa akin sa kabila ng pagiging tomboy-tomboyan ko. Nanligaw siya at sa katuwaan, Kuya Bono, ay sinagot ka naman kaya naging kami. Kahit na wala akong damdamin para sa kanya. Kinausap ulit ako ni Ma'am Rosie para bumalik sa kanya. Pumayag ako, Kuya Bono, kasi gusto ko ulit mag-aral. Matapos kong maranasan ang hirap ng pagtitripulante ng treasure. So, second year high school ulit ako while mga kabatch ko ay third year na. Pero okay lang dahil sa isang taon kong paghihinto ay marami akong natutunan. Nakatulong pa ako sa magulang ko at mga kapatid ko. Sampo kaming magkakapatid, Kuya Bono, at lahat kami ay nagkaka-honor. Makikita sa dingding ng aming bahay ang frame ng ribbons at mga medals namin. First day of school noong second year ako, wala akong kakilala. Pero nagkaroon ako ng mga bagong kaibigan ng mga kaklase ko rin. Sila sina Mina at Majin. Si Mina ay kagaya ko rin titibo-tibo. Si Majin naman ay studios. Masyadong seryoso sa pag-aaral. May isang hapon noon na kami ni Mina ang inatasan na ibaba ang flag kasi hapon na at uwian na nga. Nang matapos naming tupiin ang flag, dinala ito ni Mina sa office at habang hinihintay ko si Mina ay naupo ako sa plant box sa tabat ng classroom ng section 2 kung saan natatanaw ko ang mga estudyante ng section na yun na hindi pa nadidismiss. At isa sa estudyante yun ay isang lalaking napansin kong kumindat sa akin. Hindi ko siya kilala kasi first time ko pa lang siya makita. Iniwas ko ang tingin ko sa kanya dahil nainis ako. Medyo humaba na rin ang buhok ko noon kasi minsan lang naman ako nagpagupit nung naghinto ako ng pag-aaral. Kapag lilingon ako sa lalaking yon ay kindat siya ng kindat, pero dahil nga po hindi ako mahiling magtaray kasi nga tomboy ako, pero that day ay tinarayan ko siya. Ewan ko kung bakit ko yung ginawa. Yun pala, noon na nagsimulang totoong tumibok ang puso ko sa isang lalaki. Hindi pa nga ako nakatiis, Kuya Bono. Ako pa ang sumulat sa lalaking yon. Parang hindi ko naisip na hindi gawain ng babae ang sumulat sa lalaki, pero di ba nga, dati ako talaga ang dumidiskarte. Hindi ko na nga lang maalala, Kuya Bono, kung ano ang laman ng sulat ko. Hindi pa kasi uso ang cellphone noon. Ang uso pa lang noon ay yung smile before you open. Siya nga pala si Ron, Kuya Bono. Makulit siya at mahilig mag-asar. Nahuhulog na nga ang loob ko noon sa kanya dahil sa kakulitan niya. Hanggang sa sumapit ang bakasyon, namimiss ko si Ron. Wala na kasing kumikindat sa akin. Namimiss ko yung pang-aasar niya. Sabi ko noon, sana pasukan na. Yan ang nasasabi ko habang sub-sub sa pagtatrabaho sa bahay ni Ma'am Rosie. Nagtatabas ako ng mga damo sa pagitan ng mga pinya, sa likod, side to side at harap ng bahay ng nagpapaaral sa akin. Ganyan ang ginagawa ko tuwing bakasyon, Kuya Bono. Hindi katulad ng iba na nagre-relax kasi bakasyon nga. Every Saturday ako naglalaban ng mga beddings at napakaraming kortina. Pag school days naman, ang gagawin ko sa umaga ay magsasaing muna. Si Ma'am Rosie ang magluluto ng ulam namin pag gising niya. Mag-iigib ako ng tubig sa poso ng kapitbahay. After noon, magwawalis ako sa loob ng bahay at imamap ko ito. Magdidilig ako ng mga halaman, magwawalis din ako sa labas. Pagkatapos, maghuhugas pa ako ng plato bago ako pumasok ng school. Kaya hinihiling ko noon na sana pasokan na. Madalas din akong malate noon, Kuya Bono. Pero kahit pagod na ako pag nasa school na ako ay hindi ko pinapabayaan ang studies ko. Nagigising ako 4 a.m.
Hindi pwedeng malate kasi marami akong gawain sa bahay. Maaga man o late akong gumising, yun pa rin ang gagawin ko. Wala akong choice kundi gumising sa ganung oras. Matutulog ako 11 or 12 ng gabi. Ang magagawain ko kasi sa umaga, ganun din ang gagawin ko pagsapit ng hapon. Pagkagaling sa school, at hindi ko na kasi pinapaabot ng isang araw ang mga projects ko noon, Kuya Bono. Pag sinabi noon na maipapasa kaming project, bukas ipapasa ko na ito. Kaya late ako natutulog, tinatapos ko lahat ng assignments ko every night. Mahirap pero masaya kasi may isang lalaki nagpapasaya sa akin. Lalo na noong third year na kami. Classmate ko na si Ron. First commendable kasi ako noon kaya napunta ako sa section 2. Kapag balik eskwela kasi it's either sa section 3 or last ka ilalagay. Ayoko kasing mapunta sa section 1 kasi una wala akong kaibigan doon. Pangalawa ayokong makihalubilo sa mga mayayabang. Mataas kasi ang tingin nila sa iyo kapag nasa section 1 ka. Nandoon ang mga magagaling pero hindi lahat. Yung iba kasi mapera lang. Kung hindi kilala ang pamilya dahil may kaya sa buhay or kung teacher ang magulang mo, pero hindi ka naman talaga matalino. Kaya kong sumabay kung sa talino lang, Kuya Bono, hindi sa pagmamayabang, pero since grade 2 ako, hindi ako nawawala sa top students. Pag closing na noon, ang lagi kong award ay best in spelling, best in writing, most honest at paikot-ikot lang sa top 5. Kasi nung grade 1 ako, hindi pa ako marunong magbasa. Naisulat man lang ang pangalan ko kasi hindi ako nag-kinder. Diretso ka agad ako noon sa grade 1. Tinatawanan nga ako ng mga classmate ko noon, lalo na si Anthony na kapitbahay namin. Hinahayaan ko lang. Nung marunong na ako magbasa, Kuya Bono, nawiwidi ako sa pagbabasa ng mga kung ano-ano. Kapag tanghali na noon at uuwi ako sa bahay ni Ma'am Rosie, ang divider niya ang araw-araw kong pinupunasan. Isa-isa kong tinatanggal at binabalik ang mga displays nito pagkatapos kong linisan. Laman din ang divider na yon ng napakaraming encyclopedia. May pambata, may pangmatanda. Kapag nilininis ko ang mga yon, hindi ko mapigilan ang sarili kong buklatin at basahin ang mga pahinang nabuklat ko. Noong mga panahong yun, Kuya Bono, kahit magkaklase pa rin kami ay hindi na close sa akin si Majin dahil may mga bago na siyang friends. Pero kaibigan ko pa rin siya. Si Mina naman ay nasa Maynila na noon. Ako, si Ron at Rain ang laging magkakasama noon. Masasabi kong mahal ko na si Ron noon, Kuya Bono, kaso masungit nga lang siya. Daig pa niya ang babae kung minsang mang-snub at wala siya sa mood. Hindi nagtagal ay naging kami ni Ron, pero ako ang nanligaw sa kanya. Si Ron ang masasabi kong first love ko talaga, Kuya Bono. Siya ang unang lalaking nagpatibok sa puso kong titibo-tibo. Mahal ko na siya. Muntikan pa nga may mangyari sa amin nung minsang nauwi kami sa bahay ng magulang ko. Mabuti na lang at humantong lang yon sa halikan. 13 lang ako noon nung makaramdam ako ng pag-iinit ng katawan, lalo na nung magkatabi kami ni Ron sa kwarto. Maayos ko siyang pinakilala sa pamilya ko. Ayoko kasi yung relasyong hindi legal. Open kami sa pamilya ko, Kuya Bono, pero sa pamilya niya, hindi. Isa lang ang kilala ko noon mula sa pamilya ni Ron. Ang kanyang Kuya Rod na tinawag kong Flash Bomba. Kasi ang laki ng mga kamay niya. Kung maalala niyo ang fantasy anthology noon sa ABS-CBN na Flash Bomba, pinagbidahan ni Luis Manzano. Doon ko nakuha ang tawag kong Flash Bomba kay Kuya Rod. Si Ron may pulang balat sa likod,
Pero dati ay talagang na-curious ako sa balat niya kasi noon lang talaga ako nakakita ng ganung kulay at itsura ng balat. Ako naman, hindi talaga ako nakakapag-short ng maiksi, Kuya Bono, dahil sa mga birthmarks ko na kulay dark brown. Ang kaliwa kong paa ay tad-tad ng birthmarks hanggang sa kabilang pisngi ng puwit ko, Kuya Bono. Pinaglihid ako kasi ako ng nanay ko sa Totong Itip sa Ilocano. Si Ron meron ding balat sa right hand niya na hugis puso. Kulay red din ang kulay at para siyang pantal. Masaya kami nagkakasama ni Ron noon. Pareho din kami ng kinuha sa TLE. Drafting yung pinili namin. Marunong akong magtahi at magluto noon, Kuya Bono, pero hindi ko hilig ang mga ganitong bagay. Sa drafting, printing ng mga t-shirt at mga gothic style ang ginagawa namin. Hilig ni Ron yon kasi magaling siyang mag-drawing. Nung JS prom namin, kami ni Rain ay sumali sa kotilyon. Hindi sumali si Ron, pero sa song list, sinulat niya ang pangalan niya sa tapat ng kantang On This Day ni David Pomeranz. Gusto ko siyang partner ko noon, pero hindi ko alam kung bakit ayaw niya. Nagkalaboan kami nung fourth year kami kasi nagkakagusto ako noon sa mga babae at bulakbol na din ako noon. Umalis na din ako noon sa bahay ni Ma'am Rosie. Ipinangako ko noon sa sarili ko na hindi na ako babalik sa bahay niya. Ang usapan namin ay magsusundalo ako pagkatapos ng high school, pero hindi po yun nangyari dahil napabayaan ko ang studies ko. Natutunan ko na din noon ang mag-scape, umabsent, hindi ko na inaasikaso ang mga projects at assignments ko. Natukso ako sa isang babae habang kami pa ni Ron, Kuya Bono. Alam kong alam niya na may pusong lalaki ako. Marami akong naging girlfriends noon, pero hindi ako seryoso. Boring na boring kasi ang fourth year life ko. Yung dating 97 na grade ko sa science, naging 74 na lang nung fourth year na ako. Muntikan pa akong hindi magmarcha nung graduation. Si nanay ang kasama kong nagmarcha. Kami ni Ron, wala nang pansinan noon. Wala kaming breakup. And as expected, wala akong top kasi nga nagpabaya ako sa pag-aaral ko. Nung time din na yon ay nakatira ako sa bahay ng girlfriend kong si Isay. Galit na galit ang mga magulang at kapatid ko sa akin. Likas na matigas ang ulo ko noon, Kuya Bono, pero takot na takot ako sa tatay ko. Bata pa lang noong makaranas kaming magkakapatid ng masasakit na palo galing sa aming ama. Pero hindi naman basta-bastang namamalo ang tatay namin. Kapag lang napuno ito at hindi ka pa rin nakikinig, ihanda mo ng katawan mo. Napapalo ako ni tatay noon, pero hindi ako marunong magtarim ng galit sa kanya. May time pa nga nung sinundo ako ng mga magulang ko sa bahay nila Isay. Natatakot ako noon at baka kung ano ang magawa sa akin ng ama ko. Baka bugbugin niya ako, pero pag uwi namin sa bahay, walang imik si tatay. Halatang nagtimpi lang siya, Kuya Bono. Istrikto ang aming ama, ganun din ang aming ina. Nagtrabaho ako sa Makati bilang tagaluto ng mga Chinese kong amo. Kami pa rin ni Isay noon. Si Ron, mahal na mahal ko pa rin siya, pero wala na akong update tungkol sa kanya. Nahihiya na akong magpakita sa kanya, lalo na nung nasa Manila na ako at talagang mukha na akong lalaki. 6 months lang ako doon sa Makati, Kuya Bono. Hindi na ako nag-aral noon ng college. Noong umuwi ako galing ng Maynila, nagpiknik kami sa ilog kasama ang dalawang girlfriends ko, sina Buena na kaibigan ni Isay at si Isay na girlfriend ko pa rin noon. Sa bahay kami ni Buena nagstay ng ilang araw. Sa gabi, magkayakap kami ni Isay, pero abot yung kamay ko kay Buena dahil nga
magkatabi sila. Kaya dalawa silang nayayakap ko. July 2013, estudyante ulit ako sa isa test da ng ilagan, Kuya Bono. Computer Hardware Servicing and C2 ang kinuha ko. Walang problema sa mga grades ko noon pero sa amin ni Isay, meron. May nakilala kasi akong iba, si Mona na estudyante rin sa isa test da pero iba ang course niya. Niligawan ko si Mona at naging kami. While si Beth noon na cookie rin naman ang course ay nagpapapansin din sa akin pero dinedma ko na lang. Kaya lang makaraan ng maraming araw at buwan, naghiwalay din kami ni Mona dahil nakatagpo siya ng iba. Taong 2014 nung magkita kami ni Ron sa Provincial Hospital ng Ilagan City kung saan na-confine noon ang tatay ko dahil sa kanyang sakit na tuberculosis. Nakakahawa ang sakit na yun, Kuya Bono, pero sa kabutihan ng Diyos ay hindi naman kami nahawaan. Gupit lalaki ako noon, asta at pormang lalaki, at ang pagkikita namin ni Ron noon ay tila naging pagkakataon upang matuldukan ng tuluyan ang aming relasyon. Lahat kasi ng naibigay ko sa kanya ay isinoli niya sa akin. August 13, 2015, pumanaw na ang tatay namin. Nasa Laguna ako noon, sales lady sa mga branded na ukay-ukay. Maraming sales lady at sales boy doon. Pito kasi ang branch ng Kuya Bono. Isa sa Cavite, apat sa Laguna, Las Piñas at Muntinlupa. Marami akong nakilalang babae doon at naging ex ko din. Sina Christine, May Antes, Lena at iba pa. Nung time na nawala na si tatay sa amin ay si Lena ang girlfriend ko. Pero umalis din siya sa buhay ko gaya ng iba. Noong mga panahong yun din ako napagbintangang nagnakaw ng pera pero hindi ako naging epektado dahil kilala ko ang sarili ko. Hindi ko sisirain ang pagkataho ko dahil lang sa pera. Nakarating pa sa amin ang balitang yon dahil sa chismoso kong kabaryo na si Dimar na trabahador din sa ibang branch ng ukay-ukay. Dinedma ko lang ang paratang sa akin dahil malinis ang konsensya ko. Ang tagal kong tumira kay Ma'am Rosie, ang teacher na nagpaaral sa akin noon at sa bahay niya, nagkalat ng pera niya pero never akong natempt na kumupit man lang dahil alam kong yun ay masama. Nagkalabuan na rin kami ni Lena noon dahil mayroon na siyang iba. Hanggang sa umuwi na siya sa Mindanao dahil mag-aaral na raw. Ako naman ay umuwi ng Isabela, sa Rojas naman ako tumira, at nagtrabaho sa palengke sa pwesto ng kapatid ko. At doon sa Rojas, Kuya Bono, ay nagkaroon ulit ako ng ilang karelasyon na kinabibilangan ni na Camille, Naomi at Jen. Pero sila man din ay dumaan lang sa buhay ko. October 27, nasa Paranaque ako. Taga-refill naman ng tubig ang trabaho ko sa Chateau LEC Condominium. Doon ay katrabaho ko din si Dimar na dati kong katrabaho sa Ukay. Kasama din namin si Ogie na kababata ko pero pareho lang kaming baguhan ni Ogie noon sa water station. Dati ko nang hindi gusto ang ugali ni Dimar. Bukod kasi sa mayabang ay sinungaling pa. Siya ang nagpakalat sa barangay namin noon na nagnakaw ako ng pera.
Hindi ko sinasadyang makaganti sa kanya, Kuya Bono, nung mahuli ko siyang may ginagawang masama. Nagpapalusot siya ng tubig. Hindi niya nililista sa sales. Nangungupit siya pero pinapalabas niyang marami lang daw nagbibigay ng tip sa kanya. Sinumbong ko siya sa manager namin. Tinanggal siya sa trabaho. Nagsumbong siya sa nanay niya kaya't ang nanay niya ay galit na galit sa akin. Sasabunutan daw niya ako kapag umuwi ako ng Isabela. Si Catherine na single mom sa dalawa niyang anak naman ang karelasyon ko habang nagtatrabaho ako sa water station. Siya ay alalay ng amo namin. Hindi rin kami nagtagal dahil napilitan akong umuwi ng Isabela matapos akong siraan naman ni Dimar sa boss namin. Kaya lang ay napaalis din si Dimar dahil siniraan naman siya ng tomboy na kapatid ng amo namin. Taong 2018 nag-aral ulit ako, grade 11. Umaba na noon ang buhok ko, Kuya Bono, pero may mga babae pa rin akong nakilala, kaya lang hindi na ako pumorma. Naging loveless ako for that year hanggang sa maisipan kong kunin ang number ni Ron kay Joy na kapatid niya. Friend ko sa Facebook si Joy at hindi naman niya pinagdamot sa akin ang number ng kuya niya. Denial ko muna ang number to make sure kung active pa ito. Pinag-ring ko lang pero nag-text si Ron. Tinanong kung sino ako at sinabi ko naman. Noon nga ay muli kami nagkaroon ng ugnayan ni Ron at dahil gusto ko pa rin siya ay niligawan ko ulit, Kuya Bono. At kahit hindi na ako malinis noon ay tinanggap pa rin ako ni Ron. Munti-kanting may mangyari na naman sa amin pero hindi rin ulit natuloy. Doon ako hanga kay Ron. Marunong siyang mag-control ng udyok ng damdamin niya. Hindi siya madaling natutukso. 22 na ako nun, Kuya Bono, at puntirya ko talaga na at the age of 23 ay may sarili na akong pamilya at wala akong ibang gustong maging katuwang sa buhay noon kundi si Ron sana. December 2018, dumating ang uncle ko na nagsishare ng mga salita ng Diyos. At ako ay isa sa mga naengganyo niyang makinig at ang mga aral na dulot ng Biblia ay pumasok talaga sa puso at isipan ko. Nakaka-text ko pa rin si Jen noon pero as friends na lang kami. Nagkaroon ako ng takot sa Diyos. Tinandaan ko ang nakasaad sa Romans chapter 1 verse 26. At iyon ang sumampal sa akin ng leksyon na nilikha ako ng Diyos upang maglingkod sa Kanya, pero ano ang mga pinaggagawa ko? Pinilit kong umayos at magtino. Isa pa, last chance ko na yun kay Ron. Hinding-hindi na daw niya ako ulit tatanggapin kapag nakipagrelasyon ulit ako sa babae. Dahil dun, Kuya Bono, ay binuhos ko na lang ang panahon ko sa aking pag-aaral at kay Ron. March 21, 2019, grade 12 na ako noon. Yun ay isang araw na hinding-hindi ko makakalimutan kahit kailan. Examination period namin noon at katatapos lang na exam namin sa math kung saan bago magsimula ang pagsusulit ay inatasan pa ako ng professor namin na mag-lead ng prayer. After ng exam, nakatanggap ako ng text mula sa kapatid ko. Text na lubhang gumimbal sa akin. "Ading, wala na si Inang."
Kailan lang ay nasa Rojas kami ni Inang. Tumutulong kami sa business ng kapatid ko pero noong kailangan na naming umuwi sa amin dahil exams na nga namin ay pinigilan pa kami ni ate. Huwag daw muna kaming umuwi. Hindi rin nagpapigil si Inang dahil kami nga ang in charge sa paglilinis ng aming kapilya at hindi pwedeng pabayaan ni Inang ang aming bahay-sambahan. Baka daw hindi sana napasama si Inang sa aksident kung hindi muna kami umuwi. Ayon yun kay ate. Sakay si Inang ng isang kuliglig nung sapitin nila ang malagim na aksidente. Kasama din doon si Lolo, pati ang kumare ni Inang at ang kumpare din niyang si Uncle Bubot na siyang driver ng kuliglig. Kasama din ang isang 3 taong gulang na bata na apo ng Uncle Bubot. Kinailangan daw tumawid sa kabilang way ni Uncle Bubot dahil doon ang daan pa uwi sa amin. Galing sila sa kabilang barangay kung saan sila nag-order ng kulungan ng manok at katre na yari sa kawayan. Nabunggo sila ng rumargasang van. Si Inang at kumari niya ay naisugod pa sa ospital. Pero si Lolo at ang 3-year-old na bata ay dead on the spot. Pero ayon kay Uncle Bubot, nakita pa daw niyang tumayo ang apo niya. Pero sinadya daw ng driver ng van na atrasan ang bata, kaya ito nasawi. Noong atasan ako ng professor namin na mag-lead ng prayer ng umagang yon, kinabahan ako. Tansya ko, saktong oras na yon nang mangyari ang aksidente kina Inang. Sa kaklase kong si Adrian ako nagpasama noon sa pinangyarihan ng aksidente. Kalunos-lunos ang nadatnan naming eksena. Ayon sa mga tao doon, isinugod daw sa ospital si Inang. Umusal ako ng pakiusap noon sa Diyos na sana buhay ang Inang ko. Ngunit pinilit ko rin tanggaping kaloob siguro ng Diyos kung bakit binawi na rin niya ang aming ina. Sa lamay ni Inang, nakapagtatakang hindi ko man lang nakita ang boyfriend kong si Ron. Maging noong libing ni Inang at Lolo, wala rin si Ron. Dumoble tuloy ang lungkot ko noon dahil hindi ko man lang nakitaan ang pakikiramay ang boyfriend ko. Siya pa na inaasahan kong dadamay sa kulungkutan ko ang hindi man lang nagpakita. Buti pa nga si Majin at ang mister niya nakarating upang makiramay. Inilibing namin sina Inang at Lolo sa kuman namin sa may taniman ng mais, hindi sa sementeryo. April 1 ang birthday ko Kuya Bono pero wala din si Ron. Mga kaibigan at classmate ko ang kasama kong nag-celebrate noon. Ramdam na ramdam ko ang panlalamig at pangbabaliwala sa akin ni Ron. Marami akong text sa kanya pero matipid siyang mag-reply. Gayunpaman ay hindi ko nagawang isipin na may iba na si Ron. Hindi siya yung tipong mapusok sa babae. Gagahasain ko na nga, ayaw pa eh. Pero yun nga, malamig na siya at iyon ang nagparamdam sa akin na siguro kailangan ko na rin ng iba. At isa pa ay malapit ako mag 23 na siyang edad na gusto ko nang magkapamilya. At dito na pumasok
si Mark. Si Ate Melia ay kapatid ni Mark at sa kanya ako nagtanong noon kung may asawa na si Mark. Wala pa daw, binata pa. Nabiro ko tuloy noon si Ate Melia. Ang sabi ko, sabihin mo sa kanya ate, kami na lang ang mag-asawa. Joke lang. Paslit pa kami noong una kami magkakilala ni Mark sa kasal ng ate niya at pinsan ko. Panay ang sunod niya sa akin noon. Saan man ako pumunta ay naroon din siya. Hindi ko siya type pero siya ay nagpapapansin ng sobra. Sa pagkainip ko sa nanlalamig na relasyon namin ni Ron noon ay hindi na ako nag-iingat sa mga sinasabi ko sa kanya. Minsan ay tinext ko siya. Pwede ba ako magpaligaw sa iba? Ang sagot niya Kuya Bono ay, ikaw bahala. Masakit sa akin na parang wala na talagang pakialam sa akin si Ron. Naisip ko din na baka gumaganti siya sa mga pasakit na dinulot ko sa kanya noon. Siguro dala ng pagkatomboy ko din yung matibay talaga ang damdamin ko. Nagkaroon kami ng relasyon ni Mark pero hindi pa rin ako nakikipag-break kay Ron noon dahil siya talaga ang gusto ko. Hindi siya nagpaparamdam Kuya Bono. Never siyang nag-text at kapag ako ang nag-text, parang napipilitan lang siya mag-reply. Liban sa matagal ay tipid na tipid ang kanyang reply. Kadalasan ay okay lang ang reply niya. Mamamanhi ka na sina Mark. Ito ang text ko minsan kay Ron. At ang sagot niya Kuya Bono ay okay. Nagsisi pa akong sinabi kong mamamanhi ka na sina Mark. Ako pataloy itong nasaktan. Pero hindi kasi biro o papansin na text lang yun kay Ron Kuya Bono, kundi totoo. July 13, 2019, nung mamanhikan sila Mark. Mabait si Mark sa akin nung una, gentleman, hanggang sa dumating ang araw ng kasal namin. Inimbita ko si Ron, wala siyang choice dahil ninong namin ang pastor nila na first time lang na pupunta sa lugar ng kasal. Bago po nangyari ang kasal ay nagkaroon ng malaking gulo. Ang kapal na mukha mo? Ito ay chat ng hipag kong nasa Hong Kong. Hindi pa nga kayo nag-aasawa ng kapatid ko? Balak mo nang ipautang sa kapatid mo ang pera? Ang kapal na mukha niyo ng ate mo? Sunod-sunod na ganyan ang chat ng kapatid ni Mark. Umalis ako sa kanila noon at balak kong umuwi. Ready na ang lahat. Ang sermon at ang basbas na lang ng pastor ang kulang. Yung hiya ko ang umusig sa akin dahil kami na naman ang magiging pulutan ng mga marites sa barangay namin. Nakita ko si Ron nung kasal ko. Masaya ang kanyang mukha pero malungkot ang mga mata niya. Nagulat ako sa itsura niya. Malaki ang pinayat niya, ang lalaki ng eye bags niya at tadtad ng tagihawat ang kanyang mukha. Pinipilit kong umiti noon sa pictorials, lalo na nung inutusan kami ng cameraman na pumunta sa mesa ng mga kasalukuyang kumakain. Natapat kami sa mesa nila Ron. Nagpapicture kami.
Pero si Ron ay hindi siya humarap at nakaside lang siya. Pinapakiramdaman ko kung ano ang magiging reaction niya, Kuya Bono. Ngumingiti-ngiti man siya pero kitang-kita mo sa mata niya ang lungkot at pagkaasiwa. Bagong kasal kami ni Mark pero panay ang bangayan namin. Naging mabisyo din siya, lalo na sa alak. Christmas party sa school namin ng grade 12 ako pero 3 months na ang tiyan ko noon. Nagpasama ako sa kanya dahil umuulan noon. Maputik ang daang rough road pero hindi niya ako sinumahan. Sa inis ko noon ay umuwi ako sa amin. Natutulog ako mag-isa sa bahay namin. Mapalipas lang ang sama ng loob ko. Kapag okay na ako, kusa kong bumabalik kay Mark. Hanggang sa mga nakako, ganun pa rin si Mark. Kahit papano, kapag bagong panganak ka ay kailangan mo ng assistance o tulong. Minsang tinawag ko siya, hindi ako pinapansin kaya napagsabihan ko siya pero nasampal niya ako. Nabinat ako noon, Kuya Bono. Dumaan pa ang maraming araw, buwan at taon. Noong mga panahong yan ay rumarakit kami. Nagtinda kami ng gulay, saging at kung ano-ano pa sa mga barangay. Salitan kami ni Mark sa pagdadrive. Kasama din namin ang aming anak. Pagkatapos ng gawaing bukid, paglalako ang pinagkakaabalahan namin. Pero madalas ako lang mag-isa ang nagbabaryo-baryo sa pagtitinda. Gabi na kapag nakakauwi ako. At madadatnan kong lasing ang asawa ko. Alam kong maaari akong mabash dito sa mga sinabi kong pagdurusa sa asawa ko. Ilan siguro sa inyo masasabi pang bakit hindi ko lang muna kinilalang mabuti si Mark bago ko siya pinakasalan? Bakit parang naging desperada akong makapag-asawa kaagad? Sinasaktan ako physically and emotionally. Ang dali para sa kanya na sigaw-sigawan ako sa harap ng ibang tao. Pero mabait siya sa ibang tao, Kuya Bono. Sa akin lang siya malupit. Oo, inaamin kong kasalanan ko dahil hindi ko muna siya kinilalang mabuti. Nagulat pa nga ako sa nalaman kong may kaso pala si Mark. Rape. Sa kalibugan niya, pinasok niyang isang babaeng estudyante noon sa boarding house nila. Third year siya noon sa kursong criminology pero nahinto siya dahil kinasuhan nga ng panggagahasa. Mula nung mag-asawa na kami ni Mark, wala na akong maalala na nagloko ako o may ginawa ako para masabing nagloko ako. Emotionally, siguro nagloloko ako dahil nasa akin pa yung pag-amin na mahal ko pa si Ron. Pero wala akong aksyon na ginawa para magkasala. Wala na akong ibang iniisip nun, Kuya Bono, kundi ang para sa ikabubuti ng pamilya namin. Pilit akong nagpapakatatag para sa binuo naming pamilya ni Mark. Pero
pilit din naman niyang sinisira. Kaya dumating din ako sa sukdulan at nagpas siyang makipaghiwalay na lang sa kanya. Kaya lang 4 months lang kaming hiwalay dahil pinakausapan kami ng aming pastor na bigyan ko pa si Mark ng isang chance. Dahil doon ay muli nga kami nagsama. Nagkaroon kami ng communication ulit ni Ron. Ako ang unang nag-chat sa kanya. In-unblock kasi niya ako sa Facebook kaya nakapag-chat ulit kami. Hindi ko naiwasang maikwento sa kanya si Mark at galit na galit siya sa pinsan niya. Oo, Kuya Bono, pinsan ni Ron ng asawa ko pero huli na nung malaman ko ito. Alam din ni Ron na may kaso ang asawa ko pero hindi na lang niya sinabi sa akin noon dahil ayaw daw niya ng gulo. Natatandaan ko, Kuya Bono, bago kami nagpakasal ni Mark noon, sinabi sa akin ni Ron na sana daw ay hindi ako magsisi sa huli. Sinabi pa ni Ron noong magkausap kami sa phone, sana kahit na delay na yung graduation ko basta tayo pa. Tapos na yun, Ron. Sa gustuhan mong magkaroon ng sarili mong pamilya. Tingnan mo kung anong napala mo. Hindi ko naman alam. Bakit kung alam ko ba, itutuloy ko pa. Nung muntik na may mangyari sa atin noon sa bahay niyo nung high school pa tayo, hindi pa ako handa noon. Kung nabuntis kita noon, anong ipamubuhay ko sa'yo? Mas okay pa nga sana kung nabuntis mo ako noon eh. At least, tayo pa sana hanggang ngayon. Hindi naman siguro ako pababayaan ng magulang ko kasi buhay pa naman sila that time. For sure, they will be happy kasi in the first place, ayaw nila maging tomboy ako. Pero huli na ang lahat eh. Sina-challenge ko talaga ang sarili ko nun, Kuya Bono, pero hindi ko kayang kalimutan si Ron, lalo na sa puso ko. Mahal ko pa rin siya pero hanggang sa pagmamahal na lang ako na hindi pwedeng suklian ang kaya kong gawin. Ikinalat pa noon ni Mark na kaya ko siya hiniwalayan dahil mahal ko pa si Ron, nalaman ito ni Ron. Kahit pa sobrang mahal kita, hindi ko sisirain ang pamilya ko ng dahil lang sa pagmamahal ko sa'yo. Yan ang reply ko sa chat ni Ron, Kuya Bono. Oo, mahal ko pa si Ron. Hindi ko yun maililihim sa sarili ko. Na-format yung USB ko kung saan nandun lahat ng projects at thesis ko. Na-stress ako noon kaya hindi ako nakapunta sa lamay at libing ng inang mo. Pangarap ko pa noon na pagka-graduate ko, ipapakilala kita sa pamilya ko. Formal at magkakaroon tayo ng pamilya pero hindi na pwede. Naasar ako sa sinabi niyang yun, Kuya Bono, kaya nasagot ko siya ng pangarap mo lang yan. Dahil kung talaga mahalaga ako sa'yo, dapat sinabi at pinaramdam mo para alam ko ang ginawa ko. Hindi yung pinagmukha mo akong tanga. Ang dami kong text sa'yo pero di ka nagre-reply. Nagkasagutan pa kami, Kuya Bono. Nainis lang ako kasi hindi niya noon agad sinabi para alam ko kung saan ko ilulugar ang sarili ko. Alam kong may mali din ako, hindi ako naghintay ng sabihin niyang hintayin ko siya. Pero hindi niya sinabi ang dahilan kung bakit kailangan kong maghintay. Umasa ako pero wala din ako napala. Huli na nga ang lahat. Graduate siya sa kursong architecture last 2021 at isa ako sa pinakamasaya at proud na tao sa buhay niya. Hiling ko lang sa Diyos na naway matupad niya ang mga pangarap niya. Mahirap palang kalimutan ang taong unang nagpatibok sa puso mo. Mahirap kalimutan lalo na kapag siya ang unang mong minahal. Nagkabalikan kami ng asawa ko. Actually, nag-start lang kami this January 2023. Umaasa pa rin ako, Kuya Bono, na magbabago si Mark. Kahit na walang katotohanan lahat ng pangako niya dahil araw-araw pa rin umiinom at naglalasing. Hiling ko sa Diyos na bigyan pa niya ako ng mahabang pasensya sa asawa ko. Alam ko nagkamali ako sa desisyon ko sa buhay,
Pero hindi matututo ang isang tao kung walang pagkakamali, hindi ba? Hinintay ni Ron ang lalaking una kong minahal ng sobra-sobra na magbago ako, pero hindi kami talaga siguro para sa isa't isa. Masungit talaga si Ron at ako lang ata yung nakakaintindi sa ugali niya liban sa miyembro ng pamilya niya. Naway makahanap siya ng babaeng deserve talaga niya, yung katulad niyang malinis. Ang hindi ko talaga kayang gawin ay ang hindi ko siya mahintong mahalin dahil maraming bagay ang nagpapaalala sa akin ng tungkol sa kanya. Katulad ng pareho ang petsa ng birthday nila ng anak ko. Ang kulay pula na balat sa kanyang kamay ay may ganun ding balat sa tagiliran ng anak ko. May balat din ang asawa ko sa left hand niya, heart-shaped din kaso hindi lang pantay at kulay brown ito. Pinipilit kong ibalik yung dating pagmamahal ko sa asawa ko, katulad ng pagmamahal ko sa kanya nung una. Ayokong iparana sa anak ko ang buhay na hiwalay ang magulang dahil hindi ko po yun naranasan. Sana nga Kuya Bono ay may pag-asa pa. Gaya ng iba ay gusto ko rin kasing maging masaya at kontento sa aking buhay kasama ang aking pamilya. Hanggang dito na lang po ang aking kwento na hangad kong sana'y mabasa mo rin po. Nagmamahal, April. Kahugot na April, una sa lahat, maraming salamat sa pagbabahagi mo ng iyong kwento ng buhay at pag-ibig dito sa SIT Somewhere in Time. Kahit isa, dalawa o tatlo man lang ang na-inspire sa iyong kwento, natuto sa mga karanasan mo ay okay na. Ang iyong kwento ay maging kapaki-pakinabang na para sa mga taong maaring magaya sa iyong sitwasyon kung hindi sila mag-iingat at kung sila ay naging padalos-dalos at pagdedesisyon ng pag-aasawa. Well, normal lang naman na magkamali at tama ka sa sinabi mong hindi matututo kung hindi magkakamali. At maraming mali sa nakaraan mo, kaya lang I know that you learned a lot. At kung ano man ang kahihinatnan ng relasyon ninyo ng iyong asawa ay alam kong handa ka kasi matatag ka, kasi di ba nga pusong lalaki ka dati. Naniniwala ako sa iyo, matatag ka. At again, kahugot na April, maraming salamat for sharing your story. At ngayon sa ating mga shoutout kay Wilmer Cabrezos na nagsabing pa-shoutout ulit, Boss Bon, Sir Prince Jay and Team Laugaw. Thank you so much and more power to your channel. Maraming salamat. Kahugot na Wilmer Cabrezos. Wala pa bang update sa iyong kwento? Ikaw ba'y binata pa rin hanggang ngayon? Sana ay balitaan mo kami kag meron ng bagong twist sa iyong kwento. Ian Osho de Guzman says, Kuya Bono, pa shoutout po dito sa amin sa Dunlop International Philippines Incorporated. Tama ba yung pronunciation ko doon? Dunlop? O Dunlop? Lalo-lalo na sa nanay na naman ko na si Catherine Francisco, sa nanay namin, wait nga, lalo na sa nanay na naman ko na si Catherine Francisco at family niya na sobrang avid listeners ng mga kwento niyo. Wow, salamat. From Ian Osho de Guzman, is it Ian or Ian Osho de Guzman of Santiago City, Mariveles, Bataan. Bakit ba dalawa ang iyong address, Ian? Anyway, Jimmy Naa, John Park, pa-shoutout Kuya Bono, ti family Malabag, iti Puro, Masingal, Ilocos Sur, kenti pamilya Malana, ti Bugay. Thanks po in advance. Maraming salamat, Jimmy Naa. Mark Hill Navarro, shoutout to you. Ganun din kay Carol Tungpalan Batugal,
Shout out Kuya Bono, I will listen po here in Singapore. Thank you, Carol. Carabel Kadumlay. Shout out, your avid fan since sa FM Ready ka pa until now. Clarabel pala, maraming salamat ng Tabuk City, Kalinga. April Donaire Balana, pa-shout Kuya Bono sa Donaire and Balana family from Gidam, Abulog, Cagayan. Avid listener niyo po ako since high school po ako. Now I'm 34. Salamat, April. Kapangalan mo yung ating letter sender. Teresa Montella Rosario says, pa-shout Kuya Bono sa mga Kamari Marco from Vegan Ilocos Sur. Salamat, Teresa. Jaime Gabayan Ruiz II, pa-shout Kuya Bono from Solano Nueva Vizcaya. Buds Ram, pa-shoutout po kayo sa mga friendships sina Gretchen M. Bartolome, Kathleen Jane Jessa, Wakat Hansel Kayao, Wanawan Agonoy na super addict since DJ pa lang po kayo. Avid fan from Buds Ram, maraming salamat. Imelda Sawan says, shoutout sa mga friends ko dito sa Hong Kong na addict sa pakikinig sa mga kwento mo, Kuya Bono. Emma Cardenas, Rams Amistad, and Ram Badtan. Aseng Soriano Palatao, again, Aseng Soriano Palatao, shoutout sa lahat ng nakakilala sa akin at sa kagaya kong avid listener mo po. Maraming salamat, Aseng. Si Jessica Fatima Celeste Pineira, shoutout po Bono. Itong mga kawork ko na avid listener mo, Donna Kate Laude, Judy Ann Vicente, more stories to come, Kuya Bono, para mas marami pa kaming mapapakinggan. Maraming salamat, Jessica. Mula naman kay Jenny Balagan Daguna, shout out to you. Emma Cardenas, hi there, Kuya Bono, pa shout out kay Ate Imelda Sawan and company, padak ng abangers, kay an avid fan dito'y Hong Kong. Maraming salamat, makahugot natin dyan sa Hong Kong. Elizabeth Abon Berry, pa shout out pa Bono sa family Berry and Abon ng San Isidro Isabela, sa Tres Marias ko na sila Zaren, Angel at Gwen. Thanks po in advance, Papa Bono, solid listeners ng CLS pa. Kahapon ay nag-shooting kami dyan sa San Isidro Isabela kasama ko ang mga happy kids sa Happiness TV. Dun sa Tulay, pagitan yata yan ng Villa Flora at Nagbukel. Thanks sa lahat, napakaganda at ang ganda rin ng response ng mga viewers dun sa aming shooting na sayaw ng aking mga chikiting. Sa mga hindi pa nakaka-follow sa Happiness TV, please pa-follow din mga kahugot. Jobert Fernandez Mateo, shout out to Kuy si Carmela Dairit Mateo, shout out to you. Rose Ann Borja Madriaga, shout out din sa'yo. Yun na yata. Mabilisan lang kasi ito, biglaan lang. Tingnan natin kung meron pa. So yun na muna mga kahugot. At maraming salamat muli sa paglalaan nyo ng oras sa ating programa SIT Somewhere in Time. Hanggang sumuli, stay healthy kahugot, stay safe, and God bless us all. Thank you.